Long time, Mosi! Actually, kayo lang nakakita sa akin. Ako hindi ko kayo nakikita. Kumusta sa lahat ng mga subscribers? Umabot na tayo ng 130,000! Thank you sa inyo lahat! At dahil dyan, meron akong ibabalita sa inyo. Pero next vlog na lang pagka medyo naayos na. Yung mga nag-enjoy dun sa mga nakaraang vlogs, mas okay kung ano kayo, kung magsusubscribe. Tapos i-on yung notification para pagka merong bagong video akong ilalabas o may bagong vlog, automatic, malalaman nyo kagad. Yung mga nanonood naman dito sa channel ko para lang mang bash o mang dislike, thank you very much na rin sa inyo. Recently kasi, kung hindi negative yung in-upload mo, ha, nalaman ko na wala naman palang epekto yung mga dislikes at saka yung mga negative comments sa YouTube channel mo. In fact, nakakatulong pa siya kasi nakakadagdag siya dun sa number of views. Kaya yung mga mahilig mang bash at mang dislike dyan, imbitahan nyo pa yung mga tropa nyo. Baka dahil sa inyo, ma-monetize ko na itong channel ko, malay nyo. Anyway, balikan lang natin ng konti yung huling vlog ko. Doon sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha tong sombrero ko na to, nabili ko siya sa Griffith Observatory sa LA. Kung narinig nyo na yung Griffith Observatory sa mga news, eh dahil doon tumatakbo si Pac-Man pagka meron siyang mga laban. Doon siya nagtitraining. At oo, tama, doon din kinunan yung isang eksena sa La La Land. Yung mga nagtatanong naman dyan tungkol dun sa ano sa suot kong eyeglasses, ako kayo, lahat na lang napapansin nyo. Dito ko lang nabili to at ang brand niya kaparehas din ng suot ko ngayon. Ang brand name niya is Masunaga. At hindi si Daniel ang may-ari. At dun sa mga nagtatanong kung saan part ko pinakita itong susunod na vlog, ang sagot dyan, eh dito, 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 at dito. And yes, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa Apple Watch Series 3 with GPS and cellular. Pero hindi basta-basta to. Special edition siya. Stand by dahil pag-uusapan na natin ito. Kung napansin nyo, hindi ko talaga binigkas itong brand na to dahil pag-uusapan natin ang tamang pronunciation yan. At narinig nyo yung sinabi ko, pronunciation, hindi pronunciation. Marami kasi mga kababayan natin nagkakamali dyan eh. At hindi ko naman kayo masisisi. Kasi bakit may salitang pronounce pero walang salitang pronunciation? At bakit may salitang pronunciation pero wala namang salitang pronounce? Magulo talaga ang English language eh. Diba? Bakit ang English ng daga e mouse at pag marami, mice? Tapos ang English ng kuto e louse at pag marami, lice. At ang English ng bahay e house pero pag marami, houses. Bakit hindi heist? Isa pa yung pronunciation lang tsaka spelling ng ibang mga salita eh. Kagaya ng example, yung salitang after na ang spelling e A-F-T-E-R. Pero bakit yung laughter na after din ha, nilagyan lang ng L. E naging L-A-U-G-H-T-E-R. Di ba dapat L-A-F-T-E-R lang? Kailan pa naging katunog ng F ang U-G-H? Di ba dapat natunog niya eh? Ug? Ug! O sige, pagbigyan na natin. Pero pag pinalitan mo yung L ng D, yung laughter, nagiging daughter. Oh, nawala na yung F! Nawala na rin yung ug! At eto pa, pag inalis mo yung sound ng D sa daughter, nagiging otter. At kahit kaninong Amerikano may tanong, ang otter ay isang uri ng hayop. At ang spelling ng otter ay O-T-T-E-R. What? Kaya pag inisip mong maigi, ang after at otter ay iisa. Ang gulo, no? Kaya ayoko naging English eh. Anyway, balik tayo sa pronunciation nito. Dito sa Pinas, ang madalas maririnig mong bigkas dito ng mga sosyal ay Hermes. O kaya ay Hermes. Sa mga Amerikano naman, kagaya ng binilang ko nito, ang pronunciation daw nito eh Hermes. Parang kalat ng babae. That's not my mess, that's Hermes. Meron namang mga tao sa Europe na ang bigkas dito eh parang Hermes. Pero ang tamang pronunciation daw nito, sabi ng mga French ha, kung saan galing tong brand na to, eh Hermes. 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 Hindi H-E-R ha, dapat daw E-H-R. At hindi mo raw bibigkasin yung H tsaka R. Eh, parang sinasabi mong R, pero hindi sasayad yung dila mo sa ngalangala. Eh, parang ka nabibilaukan. Eh, eh, eh. At yan ang aking joke for the day. Huwag na nga natin gaya yung mga French. Hermes na lang tayo. Ang hirap eh. Anyway, ang Hermes ay isang sikat na brand na nagsimula sa Paris noon pang 1837. Ang tagal na, no? Yung pangalang Hermes ay nanggaling sa founder nito na si Thierry Hermes. At kaya ganito ang logo nila eh dahil yung mga unang nilang produkto ay yung mga leather na upuan tsaka yung mga strap na pinagtatali sa mga kabayo. Kaya kung mapapansin nyo, yung design ng mga bags nila noon o kahit yung mga bago, eh meron pa rin hawig
doon sa mga upuan ng kabayo na ginagawa nila hanggang ngayon. Nung tumagal nga, napunta na sila sa mga leather bags at accessories. Pati sapatos, damit, pati mga gamit sa bahay ha, yung mga pinggan, mga baso, mga kubyerto, gumagawa sila lahat niyan. Minsan nga, parang gusto kong bumili ng Hermes na tinidor. Isa lang ha, tapos dadaling ko kung saan-saan. Yun ang ibang kakain ko ng mga sisig sa karinderya, kaya palabok sa mga fast food, o diba? Hermes, so siyan. Pwede ko rin ibang suklay ng buhok para pag may sumita. Oy! Ba't mo pinasusuklay ang tinidor? Excuse me, Hermes. Yes. Okay na, buksan na natin to. Ang laman ng kahon ay stainless steel na Apple Watch na may Hermes na leather strap na ako mismo pumili ng style. 5 watts na USB charger, magnetic charging cable, mga papeles, at may extra Hermes na orange sport band. So, ano ba tong Apple Watch Series 3 GPS Plus Cellular Hermes Edition? Ang haba naman, no? Di ba pwede? Ano na lang ha? Apple Watch na lang ha? Ang Apple Watch ay isang smartwatch. Kung merong phone, tapos may smartphone, meron ding watch, tapos may smartwatch. Connected siya sa smartphone mo. Naka-Bluetooth. Ginagamit siya, tsaka sinusuot na parang relo. Pero hindi lang siya basta relo ha. Marami pa siyang ibang functions. Bukod sa nagsasabi siya ng oras at tsaka ng date sa kalendaryo, pwede ka rin tumanggap ng tawag at text message. Pwede siyang gamitin remote ng camera. Tapos meron siyang sensor sa likod na pwedeng mag-monitor ng pagdaloy ng dugo mo sa may pulso. Kaya na-detect niya yung heart rate mo. Bukod doon, pwede mo rin siyang lagyan ng kung ano-anong mga apps kagaya ng smartphone as long as naaabot ng Bluetooth yung smartphone mo. Kaya siya smartwatch. At ang pasikat ng Apple Watch dito sa model na to, meron siyang cellular. Ibig sabihin, kahit naiwan mo yung smartphone mo sa bahay, pwede kang mag-text, pwede kang tumawag, pwede kang mag-stream ng music galing sa Apple Music diretso dito mismo sa Apple Watch mo. Nagagawa niya kasi meron siyang electronic SIM na built-in sa bituka niya. Ang galing, di ba? Pero hindi lahat ng Apple Watch ha. Ito ang Series 3 na merong cellular. Cellular! At paano mo malalaman kung cellular ang Apple Watch mo? Ito ang palatandaan niya. Meron siyang kulay pula dun sa pihitan niya. Parang siopaw na asado. O bola-bola. Ayan, nagutom tuloy ako. Maganda siya, materiales fuertes. Sabi ng Apple, matibay daw siya kasi bukod sa stainless steel yung kaha niya, sapphire crystal glass yung gamit niya. Kaya hindi na siya basta-basta nagagasgas o hindi basta-basta nababasag. Waterproof yung housing niya kaya pwede mo siya ipanligo o ipang swimming sa swimming pool o kaya sa dagat na mga hanggang 50 meters. Mga ano yun? Mga 160 feet ba? Malalim na rin yun ha? Pero hindi siya pwedeng ipang scuba diving. Eh, ba't ka nga naman magsuscuba diving na naka-Hermes na Apple Watch? Oh, may bating! Yes! Bukod sa napakaraming pagbibili ang screen ng Apple Watch, mayroon din siyang exclusive na Hermes Watch Faces. Maganda talaga yung combination ng metal at saka nung Hermes na leather band. Nakakasosyal. At sa isang kwartong lahat ng tao ay naka-smartwatch. Nako eh, bida ka dito. Kaya siguradong maraming mayamang kababayan natin ang bibili nito kahit hindi nila alam gamitin. Tama? Tama no? Na, tama? Yes! At nabanggit na rin lang natin ang mayaman, pumunta na tayo sa presyo. Oh, by the way, available lang siya sa mga Apple stores at online stores sa US ha. Hindi siya locally available. Ang presyo ng Hermes Apple Watch sa US Apple Store ay $1,299 US. O mga 65,500 Philippine pesos. So, ang tanong, sulit ba ang Hermes Apple Watch? At ang sagot, hindi. Walang pero-pero ha, hindi talaga. Wow! First time to ha? Bakit hindi sulit? Una, marami. As in, marami kang mabibiling smartwatch dito sa Pilipinas na mas mura kesa dito. At yung basic na functions niya ay halos pareho lang. Kung meron kang lumang Apple Watch, hindi mo na kailangan bumili. Hindi mo kailangan mag-upgrade. Pangalawa, ang Apple Watch merong baterya na hindi napapalitan. So, pagtagal ng panahon, hindi mo na siya matcha-charge, tapos hindi mo na magagamit. Pangatlo, sa presyong 65,000, makakabili ka na ng magandang brand na relo na automatic. Ibig sabihin, walang battery. Pwede mo siyang gamitin habang buhay. Pang-apat, sa presyong 65,000, pwede kang bumili ng isang smartwatch at isang automatic watch. Oh, di dalawa na relo mo. At pang-lima, at ito ang pinaka-importanteng dapat niyong malaman. At this time, gumagana lang yung cellular function niya dito sa mga bansa na to. At wala sa listahan ng Philippines. Ang ibig sabihin, yung pinaka-bonggang-bonggang function ng Hermes na Apple Watch,
hindi mo mapapakinabangan dito sa Pilipinas. Bibilin mo yung pinakamahal na Apple Watch, tapos hindi mo masasagad yung gamit niya. Di ba malaking kagaguhan yon? Ha? 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 Teka. Bumili ko eh. Gago ako, no? Oo, gago ako. So, ano ang natutunan natin sa Bitoy Story number 5? Unang-una, dapat maging wise sa pagbili ng kahit na anong bag. Hindi ako dapat nagpagago eh. Pangalawa, maging kontento sa mga bagay na meron ka at afford mo. Pangatlo, pwedeng mangarap basta hindi ipaghihirap. Pang-apat, mag-subscribe at i-on yung notification. At panglima, hindi ako dapat nagpagago eh. Magkita-kita ulit tayo sa Bitoy Story number 6. And I'm out. Hindi, joke lang. Kinatinanggal ko. Ano, Waldas? Hindi ah.